Hi guys, so today pag-uusapan natin dito si Arkham Intelligence, yung pinaka-overview, yung details dito sa kanyang airdrop, as well as yung paparating na Binance Launchpad dito guys, no? So didiscuss natin dito yung pinaka-details niya, yung pinaka-use cases ng project na to. And on my end, na-explore ko na rin siya in terms of mga alerts. It's very helpful ito if you're a trader or kahit individual ka dito guys, no? So before tayo dito mag-start, kung hindi nyo pa na-like itong video na to, please like this video first, subscribe niyo yung YouTube channel natin and turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys. No? So nandito tayo ngayon sa Twitter guys kasi most of the updates ng project na to is that nakapost dito guys sa kanyang Twitter. No? So if pupunta naman tayo guys dito sa kanyang website, so ito yung pinaka-website niya guys, no? Wherein makikita natin dito yung mga network status ng certain blockchain. So say for example, yung kanina si Arbitrum, ngayon si Avalanche, nagre-refresh ito dito. So makikita natin dito guys na active, no? As well as yung top entities dito. So say for example, itong si Golem, yung mga transactions dito na updated is makikita naman natin dito guys sa kabila, no? At pwede din natin dito guys i-search yung for example si Vitalik, one of the Ethereum founder, is that pwede natin ditong i-search at makikita natin dito yung pinaka-portfolio details niya, yung mga papasok at palabas na transactions na ginagawa niya guys, no? So basically guys, itong si Arkham is isa siyang denominizing the blockchain guys, no? So with the use of AI, on-chain analysis, wherein matitrack mo dito yung other transactions and mga details pa dito guys, no? You can also set up yung pinaka-alerts dashboard dito guys, no? So in terms naman ng launchpad as well as the airdrop, is that discuss din natin dito, no? So punta muna tayo sa pinaka airdrop details dito sa pinaka baba. So basically guys, yung pinaka airdrop nila dito is that nagkaroon na ng snapshot, no? So nung July 8, yung mga early adopters, yung mga nakapag-create ng account, yung mga nakapag-execute na dito nung transactions before, is that eligible na makareceive ng rewards or nung airdrop, no? Pero yung after nung July 8 days na user is that pwede naman sila makakuha via points, no? Just join the whitelist lang. Kailangan lang ng email mo dito. And then after that, you can just verify your account using your email dito. And if you have friends na gusto magkaroon ng ideas dito, is that pwede mong i-share sa kanila yung pinaka-official link mo dito, guys. No? So simple as that. Yung mga official link din, guys, is that ilalagay ko sa description ng video na to para mapuntahan nyo and para na rin makaiwas sa mga phishing links online. No? So you can just explore itong platform na to. So, andito naman sa kanilang Twitter yung pinaka-details ng airdrop. Pinaka-summary lang yung diniscuss ko dito. So, punta na tayo dito guys sa kanyang pinaka-website. So, ito yung pinaka-website niya once na nakapag-create kayo ng account. Dito sa invite tab, you can see merong 10. Pwede mong i-share sa friends mo yung official link mo and verify lang nila so that they will be eligible as well to get points, no? So, dito, ito yung pinaka- interface nung dashboard mo once na makapag-create ka ng account at makapasok ka dito, no? So if ever naman hindi ka pa nakapag-create ng account, punta ka lang dito sa kanilang website. Amazed din ako dito sa website nila kasi sobrang dami dito ng mga backers, kasama dito yung Undisclosed OpenAI, Tim Draper, Wintermute, GSR, and other top tier backers dito guys, no? So dyan sa screen makikita natin yung pinaka spark lines, yung mga transactions, yung mga usage, profit and loss nung particular na tao or platform na gusto nyong i-search dito guys, no? So say for example, ayan, Bruce Wayne, makikita mo dito yung kanyang pinaka-transactions, holdings niya guys, no? So mamaya papakita ko dito as an example. So punta na tayo dito sa ating pinaka-account sa loob ng account natin. We can search dito guys, no? So say for example, si Vitalik Buterin, pwede nating i-search dito. And then pagkatapos nyan, select natin to. So dito guys, makikita natin yung kanyang portfolio, yung holdings by chain, and yung exchange usage dito guys, no? Top counterparties, makikita din natin dito. Transactions, so dito din makikita natin yung pinaka-balance history niya, as well as yung kanyang profit and loss, no? So dito sa taas, makikita natin dito na this is Arkham entity. So we can also search other people pa dito. So for example, itong founder nung Tron, no? Which is Justin San, ayan. So ito yung pinaka-portfolio and other transactions dito. Profit and loss, balance history, makikita natin dito. So ginagamit din ito
sa analysis, no, on-chain analysis na tinatawag. And this platform also can be used for some further investigations. Makikita mo dyan yung pinaka-transactions kung saan nanggagaling, saan napunta, no. So, simple as that. With the use of blockchain and AI dito sa platform na to, no. So, meron din ditong features wherein you can earn. So, we can check that sa kanyang pinaka-white paper, sa kanilang website. Just go here sa white paper tab. Ayan. So, I search earn dito sa page 9, tapos they mention dito yung Intel to earn. And then dito naman sa page 4, makikita natin dito sa number 3, Intel to earn. And the Arkham Intel Exchange, as mentioned dito, allow people who generate intelligence to capture some of the value of their work. What we call Intel to earn incentivize the production of intelligence as public good. So ito na mention doon kanina sa page section 3.6, guys, no. So balik na tayo dito, guys, sa pinaka dashboard ko. So dito punta tayo sa visualizer. So tap lang natin to. And dito, guys, pwede tayo mag-search ng token na gusto nating i-check kung ano yung nangyayari sa kanyang transactions. Si, for example, dito si Arbitrum. Ayan. So once we click this, lalabas na dito yung pinaka-details niya. Ayan. So yung mga transactions kung saan nagkakaroon ng exchange, transactions from other platforms in crypto exchange and other market makers, guys, no. So si, for example, Kyber Network and other chains dito, no. So ito, isa sa mga useful tool itong platform na to, just to track yung, for example, for the smart contracts. Makikita mo dito yung pinaka tree kung saan pumunta yung transaction, saan pumunta yung assets na yun, no. So dito, with the use of AI with Arkham Intelligence is that you can track. You can see dito sa pinaka visualizer, guys. So punta naman tayo dito, guys, sa alerts. Ayan, pwede ka dito mag-set ng, for example, your address. And you can track yung pinaka-transactions mo dito, masisend sa email mo, no. So simple as that. Sa dashboard naman, guys, isa sa pinaka-magandang features din to is that pwede ka dito maglagay ng pinaka-details ng transactions. So pwede natin dito, guys, i-try. So new dashboard lang tayo dito. And then pwede natin edit dashboard. Pwede natin pangalanan dito na for trade monitoring, for example. And then tap done. So pwede tayo dito, guys, mag-add, no. So click ko lang to. And for example, ito, list of transactions, track entities, as well as Bitcoin ticker. Pwede natin dito ilagay yung pinaka-token price history. Other details pa dito, marami pang pwedeng explore, but it's time consuming para i-discuss natin yan. But for now, share ko na rin dito kung paano mag-access nitong dashboard na to. So, say for example, you're interested to create an account dito, tapos explore mo itong pinaka-dashboard, yung alerts, and then visualizer is that pwede naman, guys, no. So, punta lang dito, yung official link lalagay ko sa description ng video na to. At yung mga companies, guys, na gumagamit ng Arkham Intelligence is that Bloomberg, Jane Street, Fidelity, Galaxy Digital, Bain Capital, TD Securities, KPMG, at marami pang iba dito, guys, no. So lagay mo lang dito yung email mo, first name, last name, and kung sector mo is institution, trader, investor, government, or regulator, media, retail, at marami pang iba dito, guys, no. And then pag-click mo lang tong I'm not a robot, and then pagkatapos niyan, join waitlist ka lang dito, no. And confirm mo lang sa email mo, no. So once na ma-access mo na yan, pwede mo din i-share sa friend mo. Punta lang dito sa invite tab. And then, pwede mong i-share yung official link mo para makapag-earn din ng points that will be converted into tokens and you can also earn, guys, no. So, simple as that. So, for now, guys, punta muna tayo dun sa pinaka-launchpad details ng platform na to. Wherein, meron tayo ditong opportunity para makapag-participate ng early, makakuha ng tokens nila ng mas mababa, and then pag-list sa mga major crypto exchanges is that mataas na, no. So that's the launchpad dito kay Binance. So para mapuntahan yun, guys, just you can create free account lang sa description ng video na to, yung official link. May na ding trading fee discounts and para na rin makaiwas sa mga phishing links online dito, guys, no. So once na nakapag-create ka dito ng account, nakapag-verify sa launchpad, guys, ang pinaka standard process dyan is that kailangan meron kang BNB. Yan yung pinaka requirements. So ito yung pinaka dashboard ng desktop, no. Pwede natin puntahan doon sa Earn tab and then Launchpad. Ayan. So tap lang natin tong Launchpad at ma-redirect tayo dito. Sa cellphone naman, guys, punta lang kayo sa Home tab, tapos tap nyo yung More and then scroll nyo lang papunta sa pinakababa. And pagkatapos nyan, makikita nyo na doon yung pinaka-Earn tab and select nyo lang dito yung Launchpad at ma-redirect na kayo dito sa
pinaka-dashboard na to guys, no? So, right now, nasa preparation period na. So, as we can see, we have 3 days as of recording this video for the subscription starts. So, ngayon, ito yung pinaka-details, guys, no? And based on my experience, guys, again, itong video natin today is just for ideas lang, for friends, and does not qualify as an investment or financial advice. Based on my experience dito, majority ng launchpad na nilo-launch dito kay Binance is that successful, guys, no? So, nagkakaroon siya talaga ng pagtaas ng presyo, and nagkakaroon tayo dito ng earnings kahit papaano, guys, no? So, again, it's my own experience lang. I just want to share my personal bias dito and experience, no? So, ito, si Arkham Intelligence, yung platform, pinaka-token launch platform niya. And then dito sa baba, andito yung pinaka-details, kung ano yung use cases, ano yung pinaka-description ng project, other details pa dito, guys. You can explore, actually, itong platform na to sa end nyo, itong si Arkham Intelligence, wherein makikita mo dito yung pinaka-visualizers, yung alerts, as well as your dashboard wherein you can create, can edit, and we can also participate dito ng Intel to Earn na features ng project na to, guys, no? Aside from these amazing features, is that meron pa siya ditong Intel to Earn, guys, no? So, yun lang for today, guys. Hopefully, nagkaroon kayo dito ng ideas sa discussions or topic natin today. Pwede nyo rin, guys, i-comment kung ano yung sa tingin nyo dito sa project na to sa comment section. At kung meron pa kayong mga katanungan dito, is that comment nyo lang sa video na to, guys. So, maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat and bye for now.